alauna na noon ng madaling araw. Galing ako sa 3 to 11 shift. Isa akong nurse at nakatira ako sa isang liblib na baryo. Madilim. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa buwan at sa flashlight sa aking cellphone. Dahil nga liblib ang aming baryo, hindi doon uso ang street light. Tinatawagan ko si Kuya at si Papa para sunduin ako. Pero mukhang tulog na nga sila, nakatulog sila. Hindi nila sinasagot ang aking tawag. So, no choice ako. Kailangan kong maglakad dahil wala na rin mga tricycle sa mga oras na yun. Kasi dapat susunduin nila ako sa bungad. Susunduin ako ni Kuya at ni Papa. Pero kailangan kong tapangan ng aking loob. Dahil bali-balita nga na may white lady doon sa aming lugar. Sinusubukan ko pa rin silang tawagan habang naglalakad ako. Pero talagang hindi sila sumasagot. At dahil pagod na rin ako, gusto ko na magpahinga. Sige, maglalakad na lang ako. Bahala na. Nakakatakot. Sobrang dilim. Hindi din ganun kaliwanag ang buwan. Buti na lang. May natira pang battery sa aking cellphone. 15% na nga lang to. Sana makaabot pa ako sa bahay para may pang flashlight ako. Kung nagkataon, baka wala na akong makita sa daan. Medyo natatakot ako. Dahil ang tanging naririnig ko lang ay ang mga alulong ng mga aso. Binibilisan ko ng aking lakad, medyo malayo pa. Medyo malayo pang aming bahay. Mga tantsa ko, nasa 20 minutes pa to nalakaran. Masukal nga kasi, tapos rough road pa. Tingin ako ng tingin sa aking kaliwa, kanan, maging sa aking likod, hindi ako mapakali. Kinikilabutan ako. Ang lamig ng pakiramdam ko. Natatakot ako. Gusto ko nang tumakbo. Pero, kaso baka matapa ako kasi nga, napakadilim. Pero, ibang-iba tong nararamdaman ko. Ang lamig. Tapos, parang ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking batok. At parang kanina ko pa ito naaaninag. Merong isang parang babae sa aking harapan. Hindi ko nga ito pinapansin kasi akala ko nung una baka namamalikmata lang ako. At saka ayaw kong matakot. Pero habang tumatagal, hindi pa rin nawawala ang babae sa aking harapan. Nakaputi ito. Nakaputing gown. Mahaba ang kanyang damit. At tila ba lumulutang. Wala akong makitang ulo. Ito na nga ba yung white lady? Natatakot na ako. Takbo. Takbo, white lady nga. White lady talaga siya. Ito na yung white lady. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung tatakbo ako papunta sa aming bahay o tatakbo ako pabalik. Pero ang tanging gusto ko lang ay ang makarating sa aming bahay. No choice. Kailangan kong tumakbo. Pipikit na lang ako. Bahala na to. Tumakbo ako ng matulin. Sobrang bilis. Hanggang sa makarating ako sa aming bahay, hingal na hingal ako. Hingal na hingal ako. At pagtingin ko, yung white lady nakasunod pa rin sa akin. Tumawag ako, sumigaw ako, "Mama, Papa, buksan niyo ang pinto. Andiyan yung white lady."